Hello mga kapatid, gusto ko lang sagutin yung allegation ni Glenn Chong regarding doon sa itong issue na to. So, sinabi niya na part daw ako ng human smuggling at tumungtong ako dito sa Europe, sa France, na walang papeles. Una-una, Glenn Chong, alam mo ang higpit ng Schengen, ng pagbisita dito, pagpunta dito sa Europe. Dumaan ka rin dyan, nag-apply ka ng Schengen visa eh. No? So alam mo na hindi ka makakapasok dito sa Europa na wala kang papeles, di ba? Kaya nga kami may visa na pumasok dito eh. So, yun ding isa na sinasabi mo na part ako ng human smuggling. Abogado ka. Dapat pinapatunayan mo yan at nagre-research ka muna. Hindi yung, o kaya, kung alam mo naging part ako ng human smuggling, ba't di mo ako idemanda? Di ba? Nagbabase ka na naman kasi sa mga lingas-ngas na, eto ah, public figure ka. Tumakbo ka pa nga senador eh, pinagkatiwalaan pa nga kita eh, di ba? So, kinampanya ka pa namin, 10 ng mga kaibigan ko. Tapos gaganyan ka, you have to deal properly, maging gentleman ka at act as a lawyer. Okay, hindi yung puro hearsay. Yung kahapon naglabas ka ng mga statement mo diyan na puro naman base sa hearsay, ikaw mismo nagsabi sa video mo hearsay, at sinabi mo na nagsinungaling ka pa doon na pinulungan kita, na ako may-ari ng tiktik way back February, eh ang nagawa ang tiktik April 7. So malinis noon nagsisinungaling ka, Lenchong. Katotohanan, taliwas ito sa sinasabi mong prinsipyo na meron ka. Dahil kung talaga may prinsipyo ka, hindi ka magsisinungaling sa harap ng publiko. At hindi mo gagamitan ang impluensya mo para ihamak ang isang tulad kong normal na tao. Tulad ng sabi ko, sino nga ba ako kumpara sa'yo? Isa kang may impluensyang tao, isa kang abogado. But the way you are acting right, mas masahot ka pa sa isang ganun. That you are mad in making false statements na hindi mo naman kayang patunayan muna. Patunayan mo muna, abogado kayo. At kung meron kang ebidensya na ako ay part ng smuggling, idemanda mo ako. Nandiyan ang NBI, nandiyan na CIDG. Paimbestigahan mo ako. Interpol, paimbestigahan mo ako. Hindi yung maninira ka ng puri nang wala kang basehan. Base lamang yan sa inyong mga katanungan. Na, sino ngayon ang naglalagay sa atin sa tiyak na kapahaman? Ako ba o ikaw? Buti na lang, hindi ka nanalo. Totoo lang. At sana hindi ka manalo at hindi ka pagkatiwalaan ng bayad. Kasi kung ngayon pa lang nagsisinungaling ka, ano na kapag naupo ka sa isang posisyon sa gobyerno? Ngayon pa lang, paano ka pagkakatiwalaan ng tao? Gayon nakikipagkaibigan ka sa isang huwag at kriminal na tao base sa investigasyon ng NBI. Paano ipagkakatiwala sa iyo ang aming tiwala? Kung ikaw mismo ang naglalagay sa amin para kami ay ginagawa mo sa amin. Tama ba yun ng isang mabuting public servant? At lalong-lalo na, tama ba yun bilang hasta ng isang abogado? Kayo na mag-isip sa mga nakakapanood nito, parating nito sa kanya. Kung meron siyang ebidensya at patunay na ako ay member ng human smuggling, idemanda niya ako. Hinahamon kita. Idemanda mo ako. At doon sa sinasabi, paano ako nakatuntok? Alam mo, dumaan ka din sa proseso ng pag-anong sa Indian visa, pag-apply na visa rin. So you know how strict Europe and most especially France. Di ba? So, act as a gentleman. Lecho, huwag kang pabubuyok base sa mga alingas-gas-gas. Paano ka pagkakatiwala sa'yo ang katungkulan sa isang bansa kung ikaw mismo nagpapabuyo sa iba? Hindi mo nang alam ang tao kung kriminal o hindi. Maraming salamat sa'yo.